congenital po ang dalawang punta sa puso. At birth screening, ibig sabihin pagkapanganak to lang, meron na pong dalawang punta sa puso. Tapos nung tinanong namin si Dr. Adelia, kung paano gagawin, sabi niya, 2 drops ng quantumin, pimpla ng gatas. So yun ang ginawa po namin, 2 drops ng 2 drops. After 6 months, nagsara po, dahil 2 butas, yung 6 butas, nagsara yung isa. Unang butas sa puso. Sabi ko, doktora, sarado na yung isa. Yung pangalawa, na mas malaki, andun pa. So sabi niya, ano nabilag ng bata? Sabi ko, 6 months. So sabi niya, it's double the dosage this time. So ginawa namin 4. 4 drops yung tumpla ng atas. So para bang tumagal, ay nahihirapan magsara yung butas sa puso. Hanggang tumabot kami ng 1 taon, hindi pa nagsasara. At 1 year and 3 months, sabi ng doktor niya, kailangan ng surgical intervention. Pero, sabi niya, 50-50 tayo. The child may not survive. So dahil doon sa motivation namin na nagsara naman yung una, sa magitan ng quantumin, sabi namin, ituloy na lang. Tuloy na lang yung quantumin doon sa higher dosage. Noong pinag-examine namin ulit sa doktor after 2 years old, nagsasara na namin kaunti-kaunti yung butas niya sa puso. Pangalawa yung malaki. On the 3rd year, sabi ng doktor, sarado na. Pero ayaw niya i-confirm. Kasi hindi siya naniniwala na meron mong nasan ba yung isa? Meron ka natin miracle, no? May isa siya. Analika. Ito quantum invader eh. Kaya yung miracle is because of quantum in marino silang dalawa top 1 sa klase. Ito consistently top 1 since kinder. Ito kinder paglabas from 1 year top 1 din. In other words, bukod sa natulungan ako, sarili ko, alam ko naman, marami rin akong sakit. May prostate, may diabetes, may left anterior reflux sa puso. Tapos, lahat ng sakit ko ay nawala. May puno-puno ng gallstones, yung gallbladder ko, nawala. Yung anak ko, kapatid kong anak kong kalaki, ay asthmatic for 15 years. Nawala ko yun after 1 month lang. Yung asthma niya. So lahat kami ng pamilya, hanggang sa ako, nagtulungan po ng kwanto rin. So, salamat. Siguro na, okay na tayo.